Magandang araw. Halina at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagiging masaya sa tagumpay ng iba bilang isang paraan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Bawat tao ay may kanya-kanyang talino at kakayahan. May mga pagkakataong, ang isa ay nabibigyan ng magagandang kapalaran at nagtatagumpay. Ano ang nadarama natin kapag nagtatagumpay ang ating kapwa, lalo na ang kasapi ng ating pamilya at kamag-aral? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan at paaralan, tulad ng pagiging masaya para sa tagumpay ng ibang kasapi ng pamilya at ng mga kamag-aral. Napananatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan at paaralan kapag iniiwasan natin ang hindi magagandang pag-uugali at turingan ng kasapi ng pamilya at ng ating mga kaklase. Ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ay nagsisimula sa tahanan. Mas magiging masaya ang isang mag-anak kapag ang bawat isa ay sumusuporta at masaya sa tagumpay ng isang mapalad na kapamilya. Bilang kasapi ng iyong mag-anak, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Gayon din sa paaralan. Hindi tayo dapat makadama ng selos at inggit sa mga kaklase na mas nabibigyan ng pagkakataon ng guro na lumahok sa iba't ibang paligsahan. Hintayin ang pagkakataon na ikaw naman ang mabigyan ng tamang oras. Kapag dumating na ang oras para sa iyo, ay sikapin mo ring magtagumpay. Ngunit, kapag naging mailap ang tagumpay, ay huwag hayaang ito ang maging hadlang sa iyong mga pangarap. Saya at galak ang nadarama mo kapag may nagtatagumpay na kasapi ng iyong pamilya at kamag-aral. Ganyan ang tunay na kapamilya at kaibigan. Ang karangalan ng isa ay karangalan ng buong pangkat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.